Hi guys, welcome to my channel. Pag-uusapan natin ngayon kung paano naging miyembro ng Liberal Party o Dilawan si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mo ng ganitong klase ng mga video kung saan ay may matututunan kang bagong impormasyon, ay i-click mo na ang subscribe at ang bell button para updated ka sa future video na aking i-upload. Alam mo ba na si dating Pangulong Ferdinand Marcos ay dati palang miyembro ng Liberal Party o Dilawan? Tama po ang narinig ninyo. Nagsimula ang political career ni Marcos nang siya ay mahalal bilang kinatawan ng pangalawang distrito ng Ilocos Norte, ang dating posisyon na hawak ng kanyang ama na si Mariano Marcos. Nanalo siya ng tatlong termino mula taong 1949 hanggang 1959. Si Marcos ay sumali sa liberal wing na humiwalay sa Nationalista Party na kalaunan ay naging Liberal Party. Ang maglaon, siya ay naging tagapagsalita ng Liberal Party tungkol sa mga pang-ekonomiyang bagay at ginawang chairman ng House Neophytes Bloc na kasama si Diosdado Macapagal. Kalaunan ay naging pangulo. Gayon din si Emmanuel Pilaes na kalaunan naman ay naging pangalawang pangulo at maging si Arsenio Lacson na kalaunan ay naging mayor ng Maynila. Si Marcos ay naging chairman ng House Committee on Commerce and Industry. Naging miyembro rin siya ng mga sumusunod na committee: Defense, Ways and Means, Industry, Banks, Currency, War Veterans, Civil Service, at Corporations and Economic Planning. Siya ay naging kasapi rin ng Special Committee on Import and Price Controls, Special Committee on Reparations, at ng House Electoral Tribunal. Inalaunan, tapos siyang maglingkod bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte sa mababang kapulungan ng Kongreso sa loob ng tatlong termino. Naihalal si Marcos bilang senador noong 1959 at naging leader pa siya ng minority floor ng Senado noong 1960. Siya ay humawak rin ng mataas na katungkulan sa Liberal Party. Naging executive vice president si Marcos at nagsilbi bilang president nito mula taong 1961 hanggang 1964. Ano nga ba ang nangyari at nawala sa eksena ng Liberal Party si Marcos? Noong 1965, umiwalay si Marcos sa Liberal Party. Ito ay matapos na hindi magtagumpay sa nominasyon ng pagkapresidente ng kanilang partido. Siya nga ay tumakbo bilang kandidato ng kalabang partido na Nationalista Party. Matapos ang tinaguriang bitter at decisive campaign, si Marcos ay naihalal bilang pangulo taong 1965. Tapos niyang talunin ang noon ay incumbent na si dating Pangulong Diosdado Macapagal. At dito na nga nagsimula ang panunungkulan bilang Pangulo ni Ferdinand Marcos ng mahigit 20 taon. So ngayon ay alam niyo na ang kasaysayan ng pagiging dilawan o miyembro ng Liberal Party ni dating Pangulong Marcos. At dito natin pansamantalang tinatapos ang kwento. Kung ikaw ang tatanungin, alin ba ang problema ng bansa natin ngayon? Ang partido ba o ang mga politiko na nagpapatakbo nito? Dapat na nga ba tayong bumalik sa two-party system na kung saan ay dalawang partido lamang ang pinapayagang maglaban tulad noong panahon ni Marcos, ang liberal at ang nasyonalista? Kung nabitin ka sa kwentong ito, ay dapat mo pang mas abangan ang mga susunod na kwento na aking itatampok. Maraming salamat!